Nagmisto ng ghost town na ang ilang bahagi ng Tacloban City. Maraming establishmento na kasi ang nagsama. Maraming residente na rin ang nagsilikas sa mga evacuation center. Mula sa Tacloban, nakatutok live si Sandra Aguinaldo. Sandra. Babalikan po natin si Sandra Aguinaldo. Samantala, dineklara ng no man's zone ang Matnog Port sa Sorsogon. Kaya pinaalis muna doon ang mga stranded na pasahero at ang mga bus na nagbabaka sakaling makatuwid sa Samar sa pamamagitan ng Roro. Nakatutok doon live si Joseph Morong. Joseph. Mel, dito sa Matnog Pera, unti-unti na nating napapansin kung sa likod natin, no, yung unti-unting paglaki ng alon sa dagat. At bago nga tayo umere kanina, ay nakaranas na tayo ng konting pagulan, pero mahina lang yan. Yung pagdedeklara ng Philippine Ports Authority na no man's zone dito sa Matnog Pera para daw pagbawalan yung mga bus at yung kanilang mga pasahero na manatili dito habang mananalasa itong si Bagyong Ruby. At kanina nga ay pinaalis na yung mga natanan natin ng mga bus na Roro na papunta sana ng Samar. Kabilang ang mga bata at may edad sa sakay ng mga Roro bus na stranded sa Matnog, Sorsogon. Ang ilang nakausap namin hindi pa nakakapagnanghilian dahil kulang na ang budget. Hindi raw kasi nila inasahang hindi napapayagang makatawid ng Samar ang mga Roro kaninang umaga. Kami mag-aante lang po kayong anong mangyayari. At hindi kami dyan mahiwalay sa bus namin dyan eh. May ilang kasama mga po pawisanan ng Samar para makapaglibing sa Linggo. Pero baka Lunes pa sila mapayagang makapaglayag. Tama, wala kaming sasakyan pabalik sa Cubao. Ang Matnog Sorsogon ay nasa red alert status dahil sa ito sa posibleng daanan ng mata ng bagyo. Sumalapit sa dagat, oh. Oo nga. Delikado. Aalis na lang kami. Hintay lang kami sa go signal nila dyan pag palabasin kami. Kahapon, ng mga alas dos ng hapon, na-hold yung mga biyahe lahat. Okay, ang problema natin ngayon, kung nakikita nyo sa aking kanan, no, ay mga stranded na pasahero, hindi nila alam kung saan, kung ano yung gagawin nila. Sabi nila, yung iba, maghihintay dito sa mga bus na sinasakyan nila na hindi na pinapalakad simula pa kahapon ng hapon. Kung darating siya dumating na para makaano naman yung mga stranded. Kung ang malalaking barko hindi na pinapayagang bumiyahe, may nakita naman kaming maliliit na bangka na bumabiyahe pa rin sa kalapit na isla kahit pa lumalaki na ang alon. Kuya, saan nung biyahe nyo? Kostal po. Kostal po. Saan di ba delikado? Hindi naman po magkasyado. Namili lang kami dito sa bayan. Namili lang ako. Mga tagang kostal po kayo. Oh. Kung hindi ba kayo nag-aalala na medyo malaki ang alon? Or kaya pa yan? Kaya pa, kay marinaw pa. Itong hapon, idineklara ng no man's zone ang pier ng Matnog. Sinabihan ng LTFRB ang mga bus driver na umalis na ng pier at umakyat sa Irosin o Sorsogon City na mismo. Ang mga pasahero naman, bibigyan na lamang ng rasyon ng pagkain ng DSWD. Yung circumference yata ng typhoon, yung I, 66 kilometers, right? So, from that side, yan na po yan. Sa bayan naman ng Bulan, mistulang igiban ng tubig ang isang gasolinahan. Maraming residente ang pumila dala ang kanilang mga lalagyan para sa binibiling kerosene o gaas na gagamitin nila sakaling magka-brownout. Mel, maraming nga dun sa ating nakausap ay akala nila yung sa pagtatansya nila ay makakatawid pa sila ng Samar. At kasama na dyan yung ating truck ng Kapuso Foundation. Bit-bit niyan yung iba't iba mga relief goods. Ito ay mga delata at saka mga bigas para doon sa ating mga kababayan sa Tacloban. Ang abiso naman ng PPA ay Sunday ay maaari na sila makapagdesisyon kung pwede nilang payagan o kung pinakahuli man lang ay Monday na pwede nilang payagan yung mga bus at saka mga truck na makatawid dito sa Matnog. Mel? Oo nga eh, alam mo, kami, frustrated kami dahil Wednesday pa umalis yung bus na yan, ay stay yung bus, yung truck, no? Parang tayo makaabot ng ano pa, ng Roro eh, pero inabot na tayo ng pagbabawal dyan eh. Siyempre, susunod tayo sa mga nakakaalam, sa mga otoridad, kaya plan B na kami ngayon sa GMA Kapuso Foundation. Maraming salamat sa iyo, Joseph Morong!